Alright guys, magandang araw guys. Meron tayong part 2 sa ating printer na mayroong problema, no? Ito po guys ay susubukan natin at na ano na natin kung ang problema ay hindi siya mag-load ng paper, no? Ayaw na magtanggap ng papel. Kaya ititest natin guys kung talagang totoo ba. Dito po guys, yun ang power natin at ating ititest yung i-load natin guys, no? Tingnan nyo guys, parang ano na siya, hindi tanggapin. So siguro mayroong nakamara dito guys. Yan po ang ating alamin, no? Oh, dito guys, panoorin yung mabuti kasi baka makatulong sa inyo sa panahon ng magkaroon kayo ng ganitong problema na ma-encounter nyo sa ganitong klaseng printer na Epson LQ-310 o LX-310 at iba pang dot matrix na mga printer na nandun sa ating office or sa ating bahay. So guys, tinanggal natin ang printer head. Yan guys, ang susunod nating subukang i-check is itong mayroong ano niya, guide sa ilalim. Makikita nyo guys, oh, parang ano siya, no? Metal guide ng ating paper, no? Parang doon po siya mag-ano ng dumaan ng paper, papel ng ating gusto i-print. Kaya tanggalin natin guys para ma-check natin kung wala pa rin nakabara, wala pa tayong makuhang iba pang nakabara doon. At baka posibleng hindi na-align lang ba. Kaya kung mayroon kayong mga pang ano sa clip nyo. Kaya ito guys, so tingnan nyo guys, parang nayupi siyang kunti. Siguro yan po ang dahilan, no? Kaya ayusin natin guys, gamitan natin ng ano-ano pa dyan na makapag-straight ng ma-align siya. Ayan guys. Kaya di dumaan ang papel dito kasi para disalign ang kanyang alignment, no? Hindi straight ang kanyang ano. So gamitan natin ng pliers pliers. Itong ginamit ko is long nose, no? Ganito lang guys, ikukumpuni lang natin ang ating ganitong metal na manipis na metal na ito yung nagsisilbing guide. So dito sa may ano sa printer meron siyang adjustment. So kapag i-pull adjust natin, siya po ang kasama sa ano ruler guide din sa paper. So masabay din siya na maghigpit din siya. Pero masyadong mahigpit natin ang pagka-adjust, so mas lalo siyang ayaw tumanggap ng papel ang ating printer. Kaya dito guys, natin kailangan pang dalhin sa mga shop. Kung kayo man ay medyo mayroon kayong kakayahang mag-disassemble, tandaan lang po kung ano man ang ginagawa. Yan po ang ibabalik, di ba? Kaya guys, linis-linis ng konti. At bago natin i-salpak naman, no? Pagkasalpak guys, yun na po siguro. Kapag wala ng ibang problema na mayroon siya. So ganito lang po guys, trial and error ang ating mga ginagawa sa mga technical na mga trabaho, no?
Kaya guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe na lang po sa ating Buta Toys Idea. Ito mga idea guys ay para bang ano lang ba, magta-trial and error tayo at yun na po ang isi-share ko sa inyong lahat at sa mga sumusuporta dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much sa inyo. Sana po ay patuloy kayo mag-support at manood ng ating mga uploads at iba pa nating dapat ma-share at para baka sakali makatulong po sa inyong lahat. At ito guys, naibalik na natin ang fender heat at natin ang higpitan gamit ang screwdriver at naibalik ang screws. Ayun guys, balik natin ang ribbon o cartridge. So magtitest na naman tayo guys kung ito ba ay gumagana ba. Ayan guys, no? Load natin, balik. Ayan, hindi na siya nagbabara. So, yan po ang ating ginagawa guys. Kailangan lang talaga tibay ng loob at pananalig sa ating kakayahan. No? At syempre sa Panginoong sa ating buong may kapal. Thank you for watching guys.